magsitayo na po ang lahat. Magalak kayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia, Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy tayong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon nagtitipon sa atin at nagagabay sa ating paglalakbay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa dinaylangit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ito na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, O lamang ang banal Panginoon Hesukristo, sama ng Espiritu sa luwalhat ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman.
Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan ikatlo ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, sa malapit na sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay naghingi ng limos. Tinititigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba kong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y paluksulukso at nagsimulang lumakad, paluksulukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos, nanggilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakopo sa pintuang manganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin. Suubin ng awit ang ating papurihan. Ang kahangahangang magawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak. Yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal na napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang umalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang malulubos. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ding yun, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ang ngalay Cleophas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos lamang mangyari roon." "Anong bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Sinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal niyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Noon din, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkatipon-tipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung papaano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy tayong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Patuloy tayong nagpapasalamat sapagkat sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, buhay din ang ating pag-asa, ang ating pagkakataon sa kaligtasan. Kaya nga't bilang isang angkan, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakadali para sa atin ang magsaya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Napakadali para sa atin ang umawit ng Alleluia at sabihing buhay si Jesus. Ngunit sa mga unang alagad niya, hindi ganoon kadali paniwalaan na muling nabuhay si Jesus. Siguro sasabihin niyo, kung ako lang ang nandoon nung panahon na yon, napakapalad ko. Sana nandun tayo nung panahon na yon para nakapagdiwang tayo ng unang linggo ng muling pagkabuhay. Pero sa totoo lang, mga kapatid, nung unang linggo ng muling pagkabuhay, nag-aagam-agam pa ang mga alagad. Sa katunayan, narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, yung dalawang disipulo na umalis pa ng Jerusalem, alam na nila. Sinabi na sa kanila ni Maria Magdalena na nagpakita si Jesus. Sinabi na ng ibang kasamahan nila ang mga pangitain at walang laman ang libingan. Pero hindi pa rin sila makapaniwala na buhay si Jesus. Tandaan natin, ito na yung mga sumama kay Jesus, nakinig sa Kanya, natulog at kumain kasama siya. Pero dahil nakita nila yung pagdurusa at kamatayan ni Jesus sa krus, hindi pa rin sila makapaniwala na yung nakita nilang namatay, nakakilala, ay muling nabuhay. Bagamat marami nang nagbabalita, marami nang pangitain, mistulang bulag pa rin sila. Hindi natin sila masisisi. Dahil hindi ba't dumadating din ang sandali sa ating buhay, nanlalamig din ang ating pananalig sa Diyos. Nagdududa din tayo kung mayroon Diyos. Lalo na kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok. Lalo na kapag hindi ka panipaniwala ang nangyayari sa atin at pakiramdam natin, hindi ito karapat-dapat na nangyayari sa akin. Ganon din ang pakiramdam ng mga alagad. Ngunit, ang mabuting balita, bagamat kadalasay nabubulag tayo, nagdududa tayo, nanlalamig ang ating pananampalataya, salamat na lang hindi sumusuko si Jesus Nazareno. Umalis na ng Jerusalem yung dalawa. Tinakasan na nila. Hindi na nila makaya yung mga naririnig nila. Sa katunayan, pwede nating sabihin, ayaw nilang paniwalaan yung naririnig nila.
Pero sino pa ang nasalubong nila sa daan? Sino pa yung sumabay sa kanila? Si Jesus sa Sareno. Natatandaan ninyo yung talinghaga ng alibugang anak? Kailangan nga nung anak, umuwi pa sa bahay para salubungin ng ama. Pero itong dalawang alagad na to, hindi sila pauwi. Paalis pa sila. Patakas pa sila. Lubhang maawain si Jesus sa Sareno. Sinasalubong pa rin sila. Hindi lang yung mga papunta sa simbahan ang tatagpuin ni Jesus sa Sareno. Maging yung mga ayaw nang pumunta sa simbahan, yung palabas, paalis, kung alam lang nila, kung nawawari lang nila, kahit pala palabas o papasok, papunta o patakas, pareho pa rin ang awa ni Jesus sa Sareno. Ano yung naging masasabi nating susi para sa wakas na kilala ng dalawa si Jesus sa Sareno sa paglalakbay? Dalawang bagay, mga kapatid. Una, buti na lang totoo yung dalawa. Ano ibig sabihin nun? Diba nung sinalubong sila nung estranghero, tandaan natin, hindi pa nila nakikilala na si Jesus yung kasama nila. Akala nila estranghero lang yung kasama nila sa daan. Kaya tandaan natin, hindi ganun agad kadali nakikita at nakikilala si Jesus. Pwede siyang gumamit ng maraming pamamaraan. At ano yung nangyari doon sa dalawa? Naging totoo sila. Sinabi nila yung sama ng loob nila. Akala namin, siya na yung tagapagligtas. Akala namin, siya na magpapalaya sa Israel. Pero hindi pala siya. Ipinagtapat nung dalawa yung sama ng loob nila. Mga kapatid, na nandito ngayon, nasa online, yung mga dumudulog kay Jesus sa Sareno, hindi natin kailangan bulahin si Jesus. Hindi natin kailangan magsabi ng mga mabulaklak na salita. Alam niyo po, ang pinakamagandang dasal sa kanya, ang dasal ng katapatan. Kung natatakot ka sa kanya ngayon, kung masama ang loob mo sa kanya ngayon, kung nagdududa ka sa kanya ngayon, aminin mo. Kung nagkasala ka sa kanya ngayon, kung nakakalimot ka sa kanya ngayon, kung kulang ka sa pagpapasalamat ngayon, kung hindi ka kontento sa ginagawa niya sa buhay mo ngayon, aminin mo. Mas gusto ni Jesus sa Sareno na totoo tayo sa Kanya. Ito ang naging daan do sa dalawa. Naging totoo sila. Kung kaya nga't ipinaliwanag ni Jesus, lalo na ang kasulatan sa kanila. Sabi nga po ng isang manunulat, "The heart of prayer is the prayer of the heart." Ang pinakapuso daw ng panalangin ay ang panalangin ng puso. Hindi panalangin ng bibig. Hindi panalangin ng isip. Kundi panalangin ng puso. Tuwing nagsisimba tayo, nawa panalangin ng puso ang inaalay natin kay Jesus sa Sareno. Ang ikalawang dahilan kaya nila nakilala si Jesus. Una raw, dahil totoo sila. Pangalawa, dahil mapagtuloy sila. Nung papaalis na raw yung estranghero,
iiwan na sila. Ano raw ang ginawa ng dalawa? Manatili ka muna. Makikain ka muna. They were hospitable. Pinatuloy nila yung hindi nila kakilala. Kahit masama ang loob nila, kahit mahirap ang pinagdadaanan nila, nandun pa rin yung kabutihan ng loob nila. Siguro kung hindi nila pinatuloy yung estranghero, napakalaking pagsisisi yun. Si Jesus na pala yung kasama nila, hindi pa nila pinatuloy. Pero buti na lang, nandun pa rin kahit isang pitak ng kabutihang loob. Pinatuloy nila. Kaya nga't di kalaunan, nagpakilala, natunghayan nila si Jesus Nazareno. Mga kapatid, siguro nga sa buhay natin, mahirap paniwalaan minsan ng Diyos. Lalo na kung ang nangyayari ay hindi ayon sa plano natin. Lalo na kung ang nangyayari ay hindi kanais-nais katulad ng krus. Huwag kayo mag-alala kung kadalasan nanlalamig din ang ating puso. Dalawa sana lang kahit papaano ang panghawakan natin sa mga sandaling iyon. Maging totoo tayo. Maging totoo tayo sa Diyos. Sa ibang tao, siguro nahihirapan tayo magpakatotoo. Kasi ayaw nating malaman nila yung tunay na nangyayari sa atin. Kaya minsan pag tinatanong ka, kamusta ka? Okay lang. Kahit sa totoo lang, hindi ka naman okay. Sa Diyos, okay lang sabihin, hindi po ako okay, Lord. Maging totoo ka. At pangalawa, matuto ka magpatuloy. Magpatuloy ka sa mga nangangailangan. Magpatuloy ka rin sa kasama mong sugatan at nahihirapan. Sapagkat kung tayo'y totoo at nagpapatuloy, magugulat ka na lang kasama mo na pala si Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa aming kaligtasan. Salamat po, hindi niyo kami sinusukuan. Papunta man kami o paalis, pabalik man kami o patakas sa iyo, nandyan ka pa rin sa daan. Sinasamahan mo pa rin kami sa daan. Kahit kami minsay nabubulagan, kahit minsay nanlalamig ang aming pananalig sa iyo, kahit minsay masama ang loob namin dahil sa mga pangyayari namin sa buhay, buksan niyo po ang aming puso. Turuan niyo po kaming maging totoo at tapat sa iyo. Turuan niyo po kaming magpatuloy at tumulong bagamat kami din ay nangangailangan. Sapagkat sa mga sandaling ito, matutunghayan namin ang iyong liwanag, ang iyong biyaya, mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy nawa naming panghawakan ang muli mong pagkabuhay sapagkat ito ang aming kaligtasan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pag-aalala natin kung paano nakikilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati ng tinapay at patungong Emmaus,
Manalangin tayo sa Diyos sa ating kahilingan ng ating tugon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ating nawang maunawaan kung bakit kailangan magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tahimik nating idulog ang iba nating kahilingan. Amang nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin na yung anak sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, makita at makilala nawa natin si Jesus. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria ay nanan Diyos, ng kabiyak ng pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayaan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubol agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Magdiwang Alleluia, kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan, kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating, kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtakbo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang.
ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nakatiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin. Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Announcement: ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Jun Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mo mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan. Salamat po sa inyong tulong, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa upang matuklasan natin lalo tigit ang presensya ng Diyos. Atin pong tandaan ang pusong tapat at nagpapatuloy, totoo at tumutulong ang siyang makakakita at makakakilala kay Jesus Nazareno na muling nabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ni Jesus sa sarenong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati